Yan, so hello everyone, it's me again, Daniel Uy, your Blackjack instructor for today. Yan. So, I've been playing Blackjack since February this year, no? So, sa isang casino dyan sa Pasay. And, time by time, marami akong natututunan na techniques and mga etiquettes na dapat natin taglayin na sa Blackjack player. Okay? So, pati yung blackjack actually, kailangan meron kang attitude. May etiquettes ka dyan. Okay? In order for you to win, always, the game. Pero pag malas talaga yung bigayan ng card, kahit anong bigayan yan, talo kayo. Okay? So here are the part 1 na vlog natin na ito. And ano nga ba yung mga dapat nating malaman bago tayo maglaro ng blackjack? Okay? Here are the etiquettes. So number one, sinulat ko, of course, bago ka maglaro ng blackjack sa casino, kailangan alam mo yung laro tsaka yung mga basic rules regarding sa laro na ito. Kasi this is a strategy game na kung saan kailangan alam mo kung kailan ka hit, alam mo kung kailan ka mag-stay, mag-split, or double. Okay? So meron kasi ako nakalaro kagabi, ano bang date ngayon? July 31, doon sa Minort. Hindi niya alam maglaro, pumasok bigla sa laro, nagyabang. She's from Australia, yabang-yabang pa niya, no? Tapos hindi pa lang marunong ng stay hit, visit na yun. So, ending, nagulo niya yung laro. Okay? Actually, kagabi rin, meron din ako nakalaro pa sa kabilang table, biglang pumasok. Kasi nung tinanong ko, hindi na munda pala siya marunong. Umaasa lang siya sa mga nasa likod niya na nagsusul-sul sa kanya. So again, mabuti yung pangalan na Marisol, no? Pero yung sul-sul, huwag na huwag kayo susunod sa mga yan. Okay? So again, bago ka maglaro ng blackjack sa casino, dapat marunong ka at may alam ka. And, so number 2, pero hindi naman to magkakasunod, no? So walang proper enumeration sa bagay na ito. So kailangan manood ka muna sa blackjack table bago ka pumasok. Okay? Matuto kang magtanong kung pwedeng pumasok o pwedeng mag-open ng box. Kasi baka mamaya maganda na yung 2-1s na bigayan dahil sa pumasok ka bigla na walang paalam, eh baka matalo ng sunod-sunod yung game na yun kasi nagbibigay na siya sa 2-1s. Okay? So, natutunan ko yan sa South doon sa Paranaque, sa Pasay, na kailangan manood ka muna. So pag nakita mo maganda naman yung bigayan, mag-backbet ka na lang. Okay? So number 3, mag-backbet ka kesa mag-ridebet ka. So ano nga ba yung pinagkaiba ng backbet sa ridebet? So shoutout sa dalawang yan. So yung backbet, tataya ka sa likod nung main bet. So, diba, 1,000 yung minimum na bet doon. Titaya ka rin ng 1,000 sa likod kasi pumatong ka. Unless puno na yung box, magsabi ka sa papatungan mo kasi, ano yan eh, parang di magkalituan ng ano, bayaran pag nanalo kayo. Okay? Yung ride bet kasi, yan yung hindi enough yung pera mo sa minimum bet. Diba, minimum bet, 500. Eh, hindi ka naman mayaman. Gusto mo, dahan-dahan ka lang. 300 gusto mo. Papatong ka doon. Magpapaalam ka. Okay? So, nasa player yan kung gusto niya magpa-ride bet o hindi. Actually, ako medyo gusto ko mag-suplado. Ayoko magpa-ride bet kasi nagkakaroon ng gulo-gulo sa bayaran kapag nagbabayar na. Especially pag nag-blackjack kayo. Or puntun. Pag sa ibang play ng blackjack. Okay? So number 4, don't blame. So wag na wag tayong maninisi ng mga main bet. Kasi wala namang pumilit sa'yo na mag-back bet ka eh. Wala namang pumilit sa'yo na mag-ride bet ka. So wag mo silang sinisihin kung humit pa sila at na-busted. Kung hindi sila nag-hit. Okay? Kung nag-split ng alanganin, sa tingin naman nila pwedeng magkaroon ng chance na manalo. So since nagba-backbet ka lang din naman, sundin mo na lang. Kasi yung mga karamihan naman nung
I mean that at least may marunong madiskarte. Pero again, pumili kayo ng blackjack player na talagang magaling. Okay, hindi naman sa pagmamalaki, no. Medyo papunta na tayo sa professional na blackjack player, okay? So, marami kasi tayong ano eh. Marami akong laro na ang ganda ng hit ko, mga alangan eh, pero nagagawa ko pa siyang ano, 19, 20 and 21. Okay? So, number 5 natin is learn to ask advice. Okay? Halimbawa, ang kalaban mo is showing 10 or mga picture kung tawagin. As alangan ng card ka. Minsan, kahit ako pro player na ako, natatanong pa rin ako, ano, hit ba? Or stay na? Kasi may mga pakiramdaman yan eh, na mababasted siya o hindi. Okay? So, magtanong kapag alanganin at hindi makapag-design ng maayos. So, number 6, huwag kayong sumisigaw. Galit na galit ako sa mga sumisigaw. Kasi nakakairita sila, nakakasira sila ng laro. Sobra. Kasi nabibingi ko eh. May nakalaro ako dyan sa Minort. Grabe. Sigaw ng sigaw. Kada labas ng isang guard. Oh, ayan. Maganda yan. Jay. Visit na yan. Tapos talo na. Visit, di ba? So, huwag kayong sisigaw sa game na yun kahit na nananalo kayo. Okay? Pag natatalo kayo, nandun talaga. Nakakadismayan. Nakakapagmura. Pero huwag na kayong sumigaw. Nakakadagdag stress lang yan. Okay? So, number 7, listen to the advice of professional players. Okay? Pag sinabi niya ng stay, nakakaramdam na yan na baka mabasted ka or yung susunod na card pwede makatulong na makabasted sa dealer's card. Okay? So, matuto ka magpakumbaba. Again, this is a strategy game. Yung mga nagsasabi ng ganyan is mga professional players naman. Hindi naman. Okay? So, yan yung mga etiquettes na dapat natin malaman sa paglalaro ng blackjack sa casino. Okay? Kasi sa totoo lang, pag bigla ka na lang mga pumapasok, dami nagagalit. Actually ako, pag naglalaro ko mag-isa, gusto ko ako lang mag-isa. Kasi, pag natatalo, at least sarili ko na sisisihin ko. And hindi tulad ng biglang may pumasok, pag natalo ako, sisisihin ka bilang kasi kung di ka pumasok, maganda cards ko eh. Yan yung nangyari sa akin gagabi. Actually, medyo malaki talo natin ngayon at medyo mahirap siyang bawiin. Pero, achievable pa naman na mabawi yung ganung amount. Kasi before, natalo ko nung 70,000, no, makuwento ko lang. Pero napa 80,000 ko siya. So, kumita pa ako ng kahit paano. Hindi natin maiiwasan na may talo talaga. Mas marami yung talo. Pero, syempre, go-goal natin na lagi tayong panalo. So, in order for us to na mag-goal yung manalo tayo, you listen to this advice, gawin mo yung mga simple etiquettes na to, at mananalo tayo na. Okay? So, see you. Bye!